Hello YouTube, hello everyone. My name is NinongAce. Welcome again to my YouTube channel. In this video, gagawa tayo ng NFT game review regarding Gnome Mines. Ang dalawang nag-request ng game review na to, si Alfie Roque. Sabi niya, Sir, Gnome Mines naman po. Salamat po, Sir Alfie. At si Arjun Kenneth Liboon. Sabi niya, Gnome Mines, Sir, pa-review. Thank you. Okay, salamat sa inyong dalawa. Sa pag-request ng Gnome Mines, iisa-isayin natin to. Gameplay, game mechanics, dev team, white paper, social media, yung mismong website nila. Lahat yan pag-uusapan natin dito sa video na to. Kailangan natin sabihin guys, I am not a professional financial advisor. Ako lang po ay nagre-review lang ng mga NFT games na rine-request ng mga subscribers natin dito sa YouTube channel na to. Hindi po kami shiller, fooder o binabayaran ng mga Gnome Mines dev team para gawin ang review na to. Sabi ko nga rini-request to ng mga subscribers natin at dini-DYOR ko. Inaalam ko lang kung mag-i-invest ako dito at sinasabi ko lang yan sa inyo. Kung mag-i-invest kayo guys sa mga NFT games, do it at your own risk. Huwag po kayo magpapilit kahit kanino kung paano at saan kayo mag-i-invest ng sarili nyong pera. Good, bad, pros, cons, loss, gains, lahat po yan pinag-uusapan dito sa YouTube channel na to. Kung gusto nyo rin guys mag-request ng isang game review, pwede nyo iwan dyan sa comment section sa baba or samahan kami sa aming Discord channel. Libre po yan, samahan nyo kami doon. And of course, kung gusto nyo rin supportahan tong channel na to, please like, share, and subscribe. Malaking tulong para mas marami pa tayong honest, real talk, NFT game reviews para sa inyong lahat. Salamat po. Okay guys, start na tayo. Gnome Mines, okay? Maraming nagsasabi Gnome daw. Hindi po Gnome ang pronunciation yan. Gnome lang, okay? Para lang malinaw kasi ang dami kong napanood sa YouTube, Gnome daw, okay? So, gnomemines.com ang pangalan ng website nila. Sa taas dito, home, history, play to earn, exchange, build a tavern, PvP mode, roadmap, team, at play now. Okay, sabi nila testnet na daw ngayon. So, titingnan pa natin dito sa baba, a new NFT game, Mine, Collect, and Earn. Mining mode, play to earn, a completely automated game for your enjoyment. Choose the gnomes who will head to the mines to earn money. You will get G-Mines tokens as a reward for your efforts. Okay? This ore will grant us a lot of G-Mines. So, parang BAM crypto nga na mag-farm kayo ng mga, ang tawag nila dito, mga ores. Okay? Down tayo dito. Gmines is a BEP20 token. Gmines which is built on Binance Smart Chain. Okay. Ngayon, ang available po nila is PancakeSwap at PooCoin. Anong opinion natin dito guys? Okay. Ang PancakeSwap po at PooCoin, ang pinakamadaling pasukin ng mga NFT games na trading platform. Okay, kasi yung dalawang po yan, sa sobrang daling pumasok, ang mga scam project, yan lagi, no? Diyan sila nagfo-focus. Yan ang inuuna nila. Hindi ko naman sinasabing scam yung project dahil yan lang ang ino-offer nila. Okay, pero again, ingat lang din tayo pag mag-i-invest dito. Build a tavern for your gnomes. Okay, ito yung mga houses katulad ng BAM Crypto na para mas mabilis silang matulog at bumalik sa trabaho, bibili kayo ng mga taverns. Coming soon pa lang yung battle mode, no? So parang BAM Crypto din to na may PvP. Coming soon din tong Protect Village, okay? The Mubarak Forest was recently invaded by a large golem invasion. But fear not, your gnomes will attempt to protect this enigmatic land. So ito mga itsura nila, no? Ito kamukha rin, no? Ewan ko, no? Palagi akong may nakikita lang similarities, no? Ito yung kalaban sa, ano, sa Frozen, no? Frozen Part 1 ng Disney. Roadmap nila guys, sinasabi, no? Q4 2021 pa nag-umpisa i-develop itong project na to. At ang dulo nila is Q4 2022 lang. Dito lumalabas, no? Q2 2022, lalabas na ang play to earn niya. Pero dito pa rin ang marketplace sa Q3 2022. Medyo nakakatakot yan kasi yung mga initial investors na nakapag-buy ng NFT miners dito at naglaro na, okay, kumita na. Pag nakita nilang medyo nag-dip lang ng konti ang token, lahat yan nagbebentahan kaagad, okay? Ang problema, ang marketplace ay next quarter pa na hindi natin alam kung umpisa ba ng quarter 3 o dulo ng quarter 3. Tokenomics nila, Investor 6, Pink Sale, IDO nila is 1.55, may 55 pa, Listing Pancake Swap 1, Play to Earn 42, Staking Rewards 20, Ecosystem 6,
Airdrop 3, Advisor 3, Dex Liquidity 5.45 at Reserves that 12. Ngayon magtataka tayo, no? Nasaan ang budget for the team? Bakit walang team na nakalagay dito? Ang sabi-sabi nila, umaasa na lang daw yung team sa mga gas fee. Okay, so hindi natin alam how that works. Ngayon lang tayo nakarinig ng team na willing, no, na doon na lang kumuha or kumikbak sa gas fee. Mamaya titingnan natin kung magkano rin yung taxes, no, yung kaltas sa atin every time magwi-withdraw tayo. Baka mamaya doon naman sila kumuha. Dito guys sa our team, syempre, no, drawing na naman, ayaw natin 'to. Buwisit tayo sa mga ganito. Hindi natin alam kung tingin nila cute sila, pero hindi naman sila cute. Gusto natin may mga social media dito, may mga social media naman sila. Pero titingnan pa rin natin kung legit ba 'to o gawa-gawa lang. Dito tayo kay CEO, okay? Siya daw si Jonathan Batista. Meron siyang LinkedIn account dito. So guys, si Jonathan Batista, according sa kanya, yun ang pangalan niya, is from Brazil with 45 followers at 41 connections lamang. Ulitin natin yung picture niya, no? Mr. Suplado na naman. Marami tayong nakitang CEO na ganito lagi ang profile picture, no? Wala man lang headshot na matino para naman karespe-respeto, no? Ito, ewan ko bakit ganito. Kung saan siya nakatingin, swimming pool ba yun? Hindi ko alam. Ang about niya, hello, my name is Jonathan Batista. I work as a freelancer in the advertising and marketing sector. I promote ads on Facebook and Google AdSense platform. I have more than 7 years experience on the Google AdSense platform and 5 years on Facebook businesses. In the last 4 years, I have been learning about crypto assets. I have knowledge in the area of blockchain, DeFi, NFT. So guys, baka ma-mislead kayo ha. Hindi po siya nagtatrabaho officially from Facebook or from Google. Ginagamit lang niya tong both platforms sa kanyang advertising and marketing as a freelancer. Itong lead game designer naman, no, si Syed Muhammad Shahabuddin. Okay, 374 connections. Ang experience niya guys is Upwork. Para sa mga hindi po alam ang Upwork, yan yung mga online freelancers, no? So pwede kayong pumunta sa Upwork at kumausap ng mga tao doon, no? Bayaran nyo sila online para gumawa ng isang project para sa inyo. Guys, opinion ko lang, no? Itong si CEO ay gustong gumawa ng isang NFT game. Pero wala siyang alam since marketing and advertising ang field niya. So ang ginawa niya is humanap siya ng isang tao na ito nga si Muhammad sa Upwork. At nagpagawa siya ng isang game na ito na nga si Gnome Mines. At doon nag-umpisa yung pagiging team nila. Listing nila, PancakeSwap, PooCoin, again, ayaw ko ng mga yan. Ito po, hindi listing to. Lahat po to, mga tools lang, no? Services lang regarding tokens. Partners niya guys, Upwork, Starling Play, NovaCore, at SolidProof. Again guys, this is another misleading, no? Partners. Si Upwork daw partner niya. Hindi po niya pwedeng maging partner si Upwork. Nakuha lang niya yung game designer niya sa Upwork. Pero to say na partner mo si Upwork, that's a red flag. Technology nila, Amazon Web Services, Firebase, Binance Smart Chain, at saka Unity. Dito meron silang Medium, Telegram, Discord, Twitter, tsaka YouTube. Tingnan natin yung YouTube nila. Dito guys sa YouTube channel nila, 5,000 subscribers. Ang about nila, joined January 29, 2022. Ang videos nila, 6 lang po. Okay, 2 months, 1 month, 1 month, 13 days, 7 days, at 3 days. Ang gusto natin guys, makakita ng mga AMA session ng mga project nila. Gusto natin ine-explain nila paano malaruin to, paano mag-invest dito. Ito yung position ko para magkatiwala tayo. Ito guys, yung Twitter account naman nila, okay? Since December 2021 din, 29,000 followers, 49 tweets lamang. Anong ibig sabihin ito? Okay, medyo red flag ulit to. For a project this big or etong mag-uumpisa pa lang, gusto mo maging super active, no? Ayaw mo ng word of mouth lang. Kasi pag word of mouth lang, pinag-uusapan lang, oo, maraming mag-i-invest dyan. Pero hindi mo makita yung passion ng mga dev team na gusto talaga nilang maging successful yung project. Kung titingnan nyo kasi guys, no, join December 2021. So lumalabas Q4 last year, inumpisahan tong Twitter na to. Pero ang pinakaunang post nila tungkol sa project na to was April 2 na.
So, anong nangyari from December to April? Bakit dun lang kayo nagparamdam? So, kung April 2 guys, no, ang first post nyo sa Twitter nyo, tapos ngayon testnet na kayo, tapos maglo-launch na kayo kagad, masyadong mabilis yung pangyayari. Okay, medyo nakakatakot yung ganun. So, para sa akin, it's a red flag. Sa Discord naman nila, with 19,526 members, 950 online. So, ano naman ibig sabihin ito? Medyo maliit ang community ng project na to. Siguro nga kasi wala silang marketing, na nakakapagtaka lang din. Ang CEO, kung na clinic-claim dyan siya daw si Bautista o Batista, eh, ang trabaho niya is marketing and advertising. So, bakit hindi na-apply yun dito sa project niya as CEO? Kung community ang pag-uusapan natin, maliit ang community ng Gnome Mines. Mahirap umangat ang isang project kung walang backup ng community na willing mag-invest sa isang project. Dito tayo guys sa kanilang white paper, okay? Gnome Mines Official. Ito yung G Miners, okay? The Apprentice, the Optimistic, the Grumpy, the Whitebeard, at itong G Miner status. So meron siyang common, rare, super rare, epic, legend at super legend. So pwede natin to ikumpara talaga kay BAM Crypto kasi pati yung rarity niya ay kinuha rin, okay? With power, stamina, speed, tsaka hit. Pati itong battery, no, yung tuwing pumapalo yung gnome nyo sa mines, eh nababawasan yung battery at napupuno lang yan tuwing nagpapahinga yung mga gnomes nyo. Dito guys sa how to buy 10 G Mines per chest, okay? Per gnome. 50 for 5, 100 for 10, 150 for 15, at 200 for 20. Dito guys sa chances niya, common 82%. Okay, rare is 10, super rare 5, epic 1, legendary 0.51, at ang super legend is 0.04. Dito sa marketplace nila, may mga gnomes na for sale at mga houses. Okay, inventory nyo. Ito ang mga itsura niyan. All images presented are just a layout idea and not yet defined until the end of development. There may be changes. So sabi nga nila Q3 this year pa ilalabas yung mga yan. Ito guys yung gameplay niya. Ito yung ore cave. So ang stone brown, common green, rare blue, epic red, at legendary yellow. So ito yun. Dito guys, hindi pa nila sinasabi, no, kung gaano kalaki yung buhay ng bawat isang klase ng rarity ng mga ores. Okay, ang legend wala pa hanggang common. Actually, kahit tong stone, no, 1 lang nakalagay. At mga rewards. So, hindi natin alam, baka mamaya ang legendary, 1,000 palo, no, para sa 0.001, hindi pa natin alam yan. Ito yung Protect Village, okay, na coming soon pa, at yung Battle Mode ganyang PvP na coming soon pa din. Itong Tavern is eksaktong-eksaktong kamukha po ng BAM Crypto, okay, may slots, so 15 ang pwedeng gnomes na pwedeng pumasok dito. Charge niya is 17 per minute, size is 10 by 30. Ito yung mga klase ng mga taverns na available, okay, Rusty, Zokos, Gin, Frodo, Bergmalen at Mubarak. Meron din siyang upgrade ng mga gnomes niya. Okay, so ito nakalagay select gnome, may common, magiging rare. Dito guys sa platform fee, dito yata nila plano, no, kumuha ng budget for the team. Sinasabi nila dito na buying and selling swap, pancake swap is flat 3%. Dito guys yung example nila, no, when G-mines are purchased, you will receive 50 G-mines, pero less 1.5 G-mine, so 48.5 G-mines ang papasok sa wallet nyo. Itong tokenomics nila, nakita na natin to, roadmap nila, nakita na rin natin to, team nila, ganun pa rin, no? Drawing pa rin, at kung ano yung link dun sa website, yun pa rin ang link dito. Partners nila guys, yun pa rin, Solid Proof, Upwork, Starling Play, Novacore. Para sa akin, hindi po ito partner. Solid Proof, hindi po siya partner. Binayaran nyo sila, they are a service for you. Pero you can't tell them na partner tayo ha. Hindi po sila papayag. Hindi papayag ang Solid Proof dyan. Ang Upwork, kaya mo naging partner dahil kumuha ka ng tao from Upwork. It doesn't say na ginagamit mo ang pangalan ng Upwork. Okay? Actually, pwede kang kasuhan dyan.
ang Starling Play at NovaCore, wala rin po ang pangalan ng Gnome Mines sa mga website nila. Okay, so hindi natin alam bakit sila kinoconsider at partner, baka dahil merong isa sa mga team members nila na dyan din galing, katulad ni Upwork. So guys, ano opinion natin sa Gnome Mines? Okay, the good and the bad. The good para sa akin yung gameplay niya, parang bump crypto lang, no? Ako, bump crypto player ako. Lalatag nyo lang yung mga gnomes nyo, magbabasag sila, pag nakatulog, pagpahingahin nyo, tapos basag ulit. Isa na lang din siguro the good sa kanila, no? At least mas upgraded ang visual appearance ng mismong game kumpara kay Bomb Crypto na 8-bit na parang retro yung dating, okay? Ito medyo 3D na yung dating niya at pareho lang din naman yung gameplay niya. The bad sa atin guys, yung trading platform niya, no? Nag-aim siya sa dalawang worst trading platforms, no, for NFT games. Malamang siguro mga 80%, no, ng mga nagra-rug pull na project, ito lang ang mga ino-offer na trading platforms, ang PancakeSwap at ang PooCoin. Pagdating dyan, medyo nakakatakot sila, no. Isa pang the bad sa atin, of course, yung team, hindi natin sila kilala. Para sa atin, si CEO, Mr. Suplado rin, no, kasi yung picture niya sa LinkedIn niya, ayaw humarap sa camera, no. Parang hindi ko alam kung may tinatago ba sila o wala. Isa pa guys, nakikita ko nga kasi sa team, no, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, na si CEO, gusto niyang magtayo ng game. Pero wala naman siyang kilala talaga sa field na yun. Kaya kumuha siya sa kung saan-saan mga for hire online, no. Isa na nga itong si Muhammad Shahab na naging partner tuloy automatic si Upwork, na hindi po ganun yun. Okay, hindi porket dun yun nakuha yung isang employee mo, partner mo na yung kumpanyang yun. Real talk lang guys, personal opinion ko lang ha, backyard project po ang Gnome Mines. Okay, hindi to kumpanyang malaki o kumpanyang kilala na magkakakilala ang mga team members na yon. Ito, si CEO, naghanap siya online ng mga tao na pwede niyang bayaran para magtrabaho para sa Gnome Mines. The bad din sa atin yung YouTube channel nila, okay? Ayaw magpakita nitong si CEO kasi nga sa salamin, sa swimming pool lang siya nakatingin dun sa picture niya. Gusto natin may AMA sessions, nakikita natin at ini-explain nila kung ano ang project na to. The bad din sa atin guys, sa white paper nakita natin kanina, wala pa pong final, no, tungkol dun sa life at saka hits nung mga ores. So hindi natin alam kung gaano kalaki ang reward at gaano karaming palo ba kailangan gawin ng mga gnomes nyo para kumita per day. Ito rin isang problema, no, yung kanilang marketplace, sobrang hiwalay, no, magkahiwalay na quarter from the play to earn release date. So para sa atin medyo nakakatakot din yan kasi laging nagtitipi kagad, no, ang mga first investors at naiipit na yung mga sumunod. So ang tanong guys, mag-i-invest ba ako sa Gnome Mines? Okay, sa totoo lang, hindi ko alam. 50-50 ako kasi wala akong tiwala sa team. Pero gusto ko yung gameplay niya na simple lang, na parang bump crypto lang. Pero parang masama yung kutob ko eh. Parang pag tinitingnan ko yung itsura ng website niya, kung paano pre-presenta yung project na to, hindi ko makitang legit eh. Alam niyo yun, yung parang kung mag-i-invest man ako, alam kong mawawala yung pera ko. Kaya guys, ang advice ko sa inyo, kung masama ang pakiramdam nyo, kung may in doubt kayo sa pag-i-invest nyo, huwag nyo na lang ituloy. Para sa akin guys, babasihan ko na lang, no, kung mag-i-invest ako dito or hindi. Dun sa white paper nila kung saan nakalista kung ilang hits ang bawat isang ore para mabasag at magkanong token ang bayad per ore. Para doon kahit papano, no, mawi-weigh nyo na yung ads na kung mag-i-invest ako, malamang ito ang baka kitain ko or baka malugi pa ako. Parang ganito na lang guys, no. Titigan nyo tong project na to, okay? Para sa akin, personal opinion ko, class B na classing project to, okay? Pag tumingin ako dito sa kabila, makikita ko League of Ancients, kunyari, okay? Hindi ko promote, ah, pero makikita ko ito class A na project to. So para sa akin, mag-i-invest ba ako sa class B o sa class A? Nasa inyo na yan. Personal opinion ko lang guys, ha. Ako kasi pag nag-i-invest ako, inaalam ko yung risk factor, okay? Yung alam kong, naku, mawawala rin pera ko dyan. So pag nag-rug pull, alam ko yung pinasok ko. Alam ko kung saan ako nag-invest. Dito,
hindi ko pa makita, no, na mag-i-improve to o lalaki pa tong project na to. So sobrang daming lalabas in the future. Kayo guys, nag-invest na ba kayo dito kay Gnome Mines? O plano nyo mag-invest? Paalam nyo sa amin yan dyan sa comment section sa baba. Guys, huwag nyo kakalimutan yung ating Discord channel. Nandyan sa link sa description box. Click nyo lang yan. Samahan nyo kami doon. Pag-usapan natin ang Gnome Mines o kahit anong NFT games na gusto nyo. Kung nakatulong sa inyo tong video na to, no, please don't forget, like, share, and subscribe. Malaking tulong, malaking bagay para sa channel at sa video na to. Para mas marami pa tayong honest, real talk, NFT game reviews para sa inyong lahat. Until next time, my name is NinongAce. See ya!